This conference is being recorded. Ang lahat namin ay iali sa iyo. Oh, hallelujah. Si Haring David, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng papuri sa ating Diyos. At kung sakali man ang araw mo ngayon ay hindi ayon sa binalak mo, ito pa rin ang araw na ginawa ng Diyos. At sinabi niyang magalak at magsaya sa araw na ito dahil ito'y ginawa niya para sa iyo. Kaya magalak ka sa araw na ito. Alam mo, ito ang araw na ginawa ng Panginoon para sa iyo. At nagagalak ay maawit sa'yo, walhatiin ka ng bawat bayan. Oo, nagagalak, pasasalamat ko'y alay sa'yo, kay pag-asa ko at salita siya. Awitin mo niyo. Nagagalak, ay maawit sa'yo, walhatiin ka ng bawat bayan.
Thank you.
tayo na sa bukal ng buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panyayat. Dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At bago ko po tawagin si Pastor Noel ay tinatawagan ko si Sister Lila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Salamat po, Diyos Ama, sa gabing ito na muli po ninyo kaming pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na muli po kami makapagbigay ng papuri sa inyo at pasasalamat Panginoon. Ito na taas po namin, Panginoon, sa inyo sa gabing ito si Pastor Noel na siya magbibigay po, maghahatid ng inyong mga salita, mga banal na salita, Panginoon. Kinataas po namin siya sa inyo, sampu ng lahat ng makikinig sa gabing ito. Basbasan mo po kaming lahat at pagkalooban ng malinis na puso, Panginoon, na maging karapat-dapat na tumanggap sa inyong mga banal na salita. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay ipinabalik namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus Cristo, Diyos namin at tagapagligtas. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Lila. God bless you. Well? Magandang gabi, Pastora Marina. Naman. At sa ating pong mga kasama sa prayer line. Amen. Sister Lila at ang iba pa po nating mga prayer warriors na sumusubaybay at nakikisa, nakikibahagi sa gawain po ng Panginoon. At binabati rin po natin muli si Bishop Mel Malto sa gabi pong ito. At tayo po ay magpapatuloy sa atin pong sinusubaybayang serye ng pag-aaral patungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ito pong ating pag-uusapan sa gabing ito ay mayroong pong kinalaman doon sa huli po nating pinalakay patungkol nga sa buhay ni Propetang Elias. Noong nakaraang Martes ay natunghayan po natin kung paano tinulungan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang lingkod na si Elias na nooy dumaranas ng espiritual na pagdarahop sa kanyang kaluluwa. At ito po sa Bagong Tipan ay atin namang tutunghayan ang buhay ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos sa katauhan po ni Apostol Pablo. At dito po natin makikita ay yung sitwasyon na kabaliktaran ng naging sitwasyon ni Propetang Elias. Dito po sa 2 Timoteo, 4 na kabanata, sa talatang 6 hanggang sa talatang 18, ay makikita natin kung paano si Apostol Pablo ay humantong sa katapusang bahagi ng kanyang buhay. Subalit, sa halip na siya ay panghinaan ng loob, ay nakikita po natin, makikita natin na siya ay nag-uumapaw sa espiritual na kalakasan at kapangyarihan.
At ang pamagat nga po ng ating pag-aaral sa gabing ito ay ang pananatiling tapat hanggang wakas. Ang pananatiling tapat hanggang wakas. Sabi po ng Apostle Pablo dito sa 2 Timoteo, 4 na banata, talatang 6, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Makikita natin, sumusulat siya kay Timoteo at kanyang binabanggit sa kanyang liham na alam niya na siya ay malapit ng tumanaw. Siya ay malapit ng mamatay. At ito ay nakikita niya na magaganap sa kanyang buhay. Subalit, tayo ay nakaka-encourage na makita natin na sa halip na siya po ay panghinaan ng loob dahil sa dinaranas niyang pag-uusig, sa dinaranas po niyang kahirapan sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat ng panahon na yon ay siya po ay nakakulong at ang kanya pong kinalalagyan ay isang mahirap kalagayan. Isa pong kalagayan na kung saan sinusubok ng mainam ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. At makita natin na kabaliktaran ng ipinakita ni Propetang Elias ang ipinakita ni Apostle Pablo. At ano-ano po ba yung kanya pong mga bagay na naihakbang dito sang-ayon sa biyaya ng Diyos upang hindi siya panaigan ng depression, upang hindi po siya panaigan ng malalim na kalungkutan o panglulupaypay sa kalagitnaan ng mahirap na sitwasyon, malungkot na kalagayan, na wala kang pag-asang matatanaw sa iyong kapaligiran. Ano po ba ang kanyang mga hinakbang sa kanyang buhay na ito upang kanyang mapagtagumpayan ang espiritual na pag-atake ng kaaway? Ang sabi ng 7 talata ng 2 Timoteo, 4 na kabanata, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Dito ay makikita natin na si Apostle Pablo ay tila bagang nilingon niya ang kahapon. Ang mga bagay na kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay Kristiyano at buhay paglilingkod kay Kristo. At sa kanyang paglingon ay nakita niya ang mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nakita niya na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay nagawa niyang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Nagawa niya na matapos niya ang kanyang takbo. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos na pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon, yung kanyang misyon, ay kanyang natapos at nagawa niyang ingatan ang kanyang pananampalataya. Sa madaling sabi, mga kapatid, isa sa mga ginawa ni Apostle Pablo ay nagbalik-tanaw siya doon sa mga kabutihang loob ng Diyos na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Hindi niya kinalimutan ang mga mabubuting gawa, ang mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. At ito ay napakahalaga ng panahon na iyon nang siya ay nakakulong at marami po ang nagpabaya sa kanya at siya po ay nakaharap sa kamatayan. Napakahalaga po ng kanyang ginawa. Nilingon niya ang kahapon. Subalit ang paglingon niya sa kahapon ay ito ay pagbabalik-tanaw sa mga sa mga kamangha-manghang mga bagay na tinapos ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Well, pagdating po sa ating pong
paglingon sa kinabukasan. Kapatid, kapag tayo dumadanas ng atake ng kaaway at ginagamit ng kaaway ang mga depressing situations upang tayo ay panghinain, ay mag-ingat po tayo sa paglingon sa kahapon. Yung pong ibig ko sabihin, paglingon sa kahapon, mga kapatid. Dahil sa baka ang atin pong maalala ay walang iba kundi yung mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari o mga sad experiences, ika nga, at gamitin ito ng kaaway at samantalahin niya ang sitwasyong yon upang tayo ay lalong papanghinain. Well, sa kaso po ni Apostle Pablo, ang kanyang inalala ay walang iba kung hindi yung sinasabi po ng Lumang Tipan sa Psalm 77, yung songs in the night, yung mga awit sa gabi, mga kapatid. Doon inalala niya yung mga ginawa ng Panginoon, yung mga himala ng Diyos, yung tulong ng ating Panginoon sa panahon ng kanyang pangangailangan, ay biyaya ng ating Panginoon ang kanyang habag. Kung kaya naman siya nakarating doon sa sitwasyon na matagumpay siya, na nahaharap niya ang kanyang malungkot na kalagayan, mga kapatid, na meron pong buong pananampalataya, ay dahil ito ay dahil sa sinustain siya ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos at marami po tayong nararanasang di ka nais-nais at ang ating pong sitwasyon, mga kapatid, ay talaga namang dinadala tayo sa madilim na bahagi ng ating paglalakbay at sinasabi sa atin ng kaaway na hindi tayo mahal ng Diyos. Well, isa sa mga bagay na dapat nating gawin ay panggihan ang kaisipan na yon. At balikan natin, alalahanin natin ang mga kabutihang loob ng Diyos sa ating buhay. Sabi po sa talatang ikawalo, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Dito po ay hindi lamang nagtumanaw sa kahapon si Apostle Pablo patungkol sa katapatan ng Diyos, kundi siya ay tunay na tumingin doon sa bagay na kanyang tatanggapin sa ating Panginoon. Tinanaw niya ang kahapon, magandang kanyang nakita, at nag-fast forward siya. Tumingin siya sa hinaharap, ipinukul niya po ang kanyang mga mata doon sa mga bagay na magaganap, at tinignan niya yung maluwalhating bagay na gagawin ng ating Panginoon sa kanyang buhay. At yun ay walang iba kung hindi gagantimpalaan dyan ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo kung paano iningatan ni Apostle Pablo ang kanyang sarili. Pagtingin niya sa kahapon, ang tinignan niya si Jesus. Pagtingin niya sa kinabukasan, nakatingin pa rin siya sa ating Panginoon. At sabi po ng salita ng Diyos ay ating pong panatilihin na ang ating mga puso ay pinagmamasdan ang ating Panginoong Hesus na siyang may akda at nagpapasakdal ng ating mga pananampalataya. At dito po ay kung hindi po natin alam ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang mga turo ng Diyos patungkol sa buhay Kristiyano, ay dun tayo na paglalalangan ng Diablo. Si Apostle Pablo ay iningatan niya sa kanyang puso ang mga kapahayagan ng Diyos. Ang kapahayagan patungkol sa katotohanan na ang mananampalataya ay wala ng paghatol sa kanya. Bagkus sa kanyang pagharap sa Diyos, pagkatapos niyang mamatay, ang isang tunay na mananampalataya ay haharap sa isang Panginoon na maggagawad sa kanya ng gantimpala. Ito po ay dapat po nating maunawaan, mga kapatid. Ang lahat ng mga mananampalatayang tunay na niligtas ng Diyos, pinuspos ng Santong Espiritu, ay hindi na tayo hahatulan ng ating pong Panginoon. There is
Therefore, no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang sabi po ng salita ng Diyos, we will be rewarded by the Lord. Hallelujah. Doon tumingin si Apostle Pablo. Alam niyo po, sa buhay paglilingkod sa ating Panginoon, marahil ay hindi man tayo nakakatanggap ng acknowledgement. Ano? May mga bagay, may mga panahon sa ating buhay na hindi nabigyang pansin ang iyong pagsasakripisyo. Hindi po nabigyan ng pagpapahalaga marahil ang iyong pagsisikap, no, bilang lingkod ng Diyos. Hindi po nakita at hindi po nabigyan ng kaukulang atensyon ang iyo pong pagpapagal sa paglilingkod. Subalit, hindi tayo dapat tumingin doon. Alam po natin, maaring magkaroon ng maraming kakulangan ng tao. Ano po? Maski po ang ating mga kapwa lingkod, maski ang ating mga kapatid na pinaglilingkuran, marami pong maaring magkulang sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Subalit ito po ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang Panginoon ay sapat. Ang Panginoon ay tapat. Ang magkulang na ang lahat, ang Diyos, mga kapatid, ay tunay na hindi po niya malilimutan ang mga bagay na kanyang ginawa sa pamamagitan ng iyong buhay. Ang Diyos na gumawang makapangyarihan sa iyong buhay, na ginamit ang iyong buhay, ay siya rin Diyos na maggagantimpala sa iyo. Mga kapatid, mga lingkod ng ating Panginoon, huwag po tayong tumingin sa anumang magagawa ng tao para sa atin sa buhay na ito. Tumingin tayo sa magagawa ng Diyos. Huwag nating habulin ang gantimpala ng tao. Habulin natin ang gantimpala ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, ito po isa sa mga pinanggagalingan. Alam niyo po ba ng depression? Ng malalim na kalungkutan kapag hinahanap natin ang recognition o acknowledgement ng tao at hindi natin ito natanggap dahil meron tayong ganitong uri ng expectation. Alam niyo kapatid, kapwa lingkod ng Diyos, ito po ay nakaka-disappoint. Ano po? Pero alam niyo po, kay Lord ay walang disappointment. Mga kapatid, sapagkat siya ay tapat, magpakailan-kailanman. Hallelujah. Yung po ang ikalawang bagay na ginawa ni Apostle Pablo, tumingin siya sa kanyang hinaharap. Ikasyam na talata, ang sabi dito, magsikap kang pumarini na madali sa akin, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibasa, iniibig niya ang sanlibutang ito. At napasa Tesalonica si Crescente at napasa Galacia si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya ay napapakinabangan ko sa ministeryo. Ang katlong bagay na hinakbang ni Apostle Pablo, o sabihin natin, inilagay ng Diyos sa kanyang puso upang ito'y kanyang gawin, ay siya po ay naghanap ng fellowship, mga kapatid. Sa panahon ng kanyang pagsubok, sa panahon ng kanyang pagkakakulong, sa panahon ng hinaharap niya ang kamatayan, kapatid, ay bilang lingkod ng Diyos, hindi lamang siya nanalangin sa ating Panginoon, hindi lamang siya nakipag-fellowship sa ating Panginoon, hinanap niya rin ang fellowship ng kanyang mga kapwa-lingkod na tapat sa Diyos. Mga kapatid, hindi niya hinayaang ang pumasok at pumuno sa kanyang isipan ay yung mga kapwa niyang lingkod na hindi naging tapat sa Diyos. Yung mga dating kasama niya na ngayon ay iniwanan siya. At hindi lang basta iniwanan, kundi yung dati mga kasama niya ay pinabayaan siya na
dito ay sa kanilang pagpapabaya, katulad po ni Dimas, ay sabi niya, inibig niya ang sanlibutan ito. Kumbaga, pinagpalit ni Dimas ang kanyang pananampalataya at ang kanyang paglilingkod sa Diyos sa sanlibutan. At hindi inayaan ni Apostol Pablo na ang negatibong bagay na to ang siyang pumuno sa kanyang isip, bagkus ang kanyang ginawa ay sa kabila ng masamang pangyayaring ito, mga kapatid, ay humanap siya ng makakasama niya sa kanyang mga huling araw. At yun nga, inatagpuan niya sa katauhan ni Timoteo, ang kanyang espiritual na anak. At hindi lamang si Timoteo ang kanyang pinatawag, kung hindi, pinatawag niya rin si Marcos. Alam niyo po ba, itong si Mark ay merong sad experience dito si Apostle Paul, sapagkat nung patungo sila sa isang misyon, ay iniwanan ni Mark si Apostle Pablo. At maraming mga komento patungkol doon. Ang sabi ng iba ay bata pa noon si Mark, at marahil nabigla siya sa paglilingkod sa Panginoon, at hindi niya inaasahan na napaka-challenging pala at napaka-puno pala ng trials ang paglilingkod, kaya nag-abandon ship siya at sila papunta doon sa Pampilya, iniwanan sila ni Mark. Subalit, nakita natin na sa talatang ito ay nag-iba ang ihip ng hangin, sapagkat si Mark ay nag-mature at nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At dito ay natutuwa si Apostle Pablo, sapagkat ang sabi niya ay naging kapakipakinabang sa ministeryo si Mark. Kaya sabi niya kay Timoteo, isama mo si Marcos. At dito ay naghanap siya ng fellowship, spiritual fellowship, doon sa mga kapwa-lingkod niya, doon sa mga nakita niyang mga tao na kung saan kumilos ng mabuti ang Panginoon, tinulungan din sila ng Diyos. Alam niyo po, ito po ay encouragement din ng Diyos sa atin, na yung ating mga pinagpasturan, yung ating mga dinisciple ay makita nating nagsilago at ginagamit ng ating Panginoon, yung mga nanghina ay pinalakas ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon ng ating mga pagsubok ay ginagamit ito ng ating Panginoon para sabihin sa atin na ang ating mga pagpapagal sa paglilingkod ay hindi na sayang, sapagkat ito ay ginawa natin sang-ayon sa biyaya ng Diyos, sang-ayon sa pagpapahinuhod ni Kristo, sang-ayon sa kanyang kabutihang loob, at sa pamamagitan ng kapangyarihan at pag-ibig mismo ng Diyos sa atin, biyaya ng Diyos sa atin, ay nakapagpapatuloy tayo at ang ating mga kapwa-lingkod sa ating Panginoon. Ah, kapatid. Hindi po katulad ni Elias, iniwanan niya ang kanyang lingkod. Si Apostle Paul ay naghanap ng fellowship. Ah, kapatid. Dito po sa talatang 13, ang sabi dito, ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin. Pasignan niyo yun. Pagparini mo at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Dito po ay makita natin na si Apostle Pablo, bukod pa sa naghanap siya ng fellowship ng kanyang kapwa-lingkod, ng isang spiritual fellowship, mga kapatid, ay pinadadala niya rin kay Timoteo yung kanyang balabal, yung kanyang cloak, yung kanyang parchment, yung mga libro po niya. Yung balabal niya ay kakailanganin niya sapagkat darating na po ang winter. No? Magtataglamig na. At pinadadala niya yung books o yung mga libro. Marahil ito po yung Old Testament books, yung copies ng Old Testament books, at saka yung kanya pong pergamino, yung parchments na tinatawag. Marahil ito po yung kopya, ilang kopya ng kanya mga epistles sa mga liham niya. O di man kaya, ito po yung mga balat ng hayop na ginagamit na sulatan. Mapapansin natin si Apostle Pablo, hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay,
Nais niyang magbasa ng Biblia. Nais niyang kilalanin ang ating Panginoon at nais niyang maglingkod sa Diyos. Meron siyang puso na kung ano man ang ibigay ng ating Panginoon sa kanya ay kanyang maisulat and perhaps nais niya pa itong maibahagi sa iba. Kung papayagan po natin ang kaisipan ngayon. At hindi niya po kailanman ginawang katwira na, anyway, ako naman ay mamamatay na, pupugutan ako ng ulo, di mamatay na rin lang ako sa lamig. Ganun lang naman pala yun. Pero nagpadala pa siya ng balabal, ibig sabihin, he intended to preserve his health hanggang sa huli. Nanatili siyang tapat hanggang sa huli. Mabuting katiwala, hindi lang ng kanyang kaluluwa at puso, kundi ng kanyang katawan at inubos din ang ating Diyos. Hanggang sa huli, iningatan niya ang kanyang kalusugan at kanyang katawan hanggang sa huli, mga kapatid. Sapagkat dito sa mga talatang ito na binasa natin, ibig sabihin, the Apostle Paul intended to be fruitful and useful to the very end. Ang nais ni Apostle Pablo ay maging mabunga at maging kagamit-gamit hanggang sa huli, mga kapatid. Hanggang meron pa siyang hininga, hanggang hindi pa siya kinukuha ng Diyos, hanggang hindi pa siya humaharap dun sa kanyang kamatayan, nais niya pa rin lumago, kilalanin si Kristo, at tunay na maging mabunga ang kanyang buhay para sa ating Panginoon. Tingnan niya po siya. Kapatid, hindi po siya nagpadaig sa atake ng kaaway. Hindi po siya nag-give in sa depression, sa loneliness, sa hopelessness. Kundi ang kanyang mind, ang kanyang heart, ang kanyang buong pagkatao ay tunay na nakapahinga kay Kristo. Kaya malinaw ang kanyang isipan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya at doon sa loob ng kulungan ay mayroon siyang maliwanag na buhay. Kapatid. Talatang 14, si Alejandro na panday tanso ay ginawa nako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanya mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya sa pagkatotoong kanyang sinalansang ang aming mga salita. Sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkus tinabayan ako ng lahat, huwag nawang ibilang sa kanila ito. Isang bagay na makikita pa rin natin kay Apostle Pablo, bukod sa gusto niyang maging mabunga at lumago hanggang sa kahuli-hulihan, ay pinagkatiwala niya ang lahat ng mga masasamang bagay na ginawa sa kanya ng tao, pinagkatiwala niya ito sa Diyos. Hindi po siya naghangad gumanti. Doon sa loob ng kulungan, hindi po siya naging bitter doon sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Sa mga taong bumasto sa kanya, sa mga taong lumaban sa kanya, lalong-lalo na po kay Alejandro na mukhang ito ang dahilan kung bakit siya nakakulong sapagkat kinokontra, nilalabanan ang kanyang mensahe. Mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Pablo, si Lord na ang gaganti sa kanya. Ang ibig sabihin ni Apostle Pablo, as far as I'm concerned, alam ko kung saan ako pupunta, bahala na si Lord sa mga gumawa ng masama. Ang totoo namang kumalaban sa akin, ang mga kumakalaban sa akin, ang totoo namang kalaban nila ay ang Panginoon. Ganun mag-isip si Apostle Pablo. Alam niyo po, kapag lalo tayong malulungkot, ang isa sa mga pinagmumula ng panlulupaypay natin ay yung bitterness sa ating mga buhay, ito pong mga sama ng loob. Malaya si Apostle Pablo doon, hindi nahawakan ng kapaitan ng kanyang puso. Pinagkatiwala niya lahat sa Panginoon. Mga kapatid, marahil panahon na po para magpatawad tayo. Mga kapatid, mga kapwa-lingkod. Tapos po, dito po sa talatang 18 sa ating pagtatapos, ang sabi po dito, ako'y ililigtas. Sa talatang 17, datapot ang Panginoon ay suma sa akin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ang mga hintil at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. Nasumakanya nawa ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. Ang huling bagay na aking pong nakita, bagamat napakaraming mga bagay ang nandoon, isa po sa mga binigyang buhay ng Panginoon sa aking puso ay nakita ni Apostle Pablo na ang kanyang suliraning kinaroroonan at hinaharap ay hindi po lamang
Nakita niya ang purpose ng Diyos. Nakita niya, tinignan niya ang layunin ng Diyos. Ang sabi niya, ito'y naganap sa kanya upang ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ang lahat ng mga hindi. Naunawaan niya po sa Pablo kung bakit nakakulong siya. Hindi niya ipinalagay na isang personal na bagay lang ito, bagamat nangyari sa kanya. Hindi ito personal na bagay lang. Mas malaki pa sa kanya ang bagay na ito. May plano ang Diyos para pala ito sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ganito po ang ating tignan. Magkaroon po tayo ng pag-iisip na kasing tulad ni Apostle Pablo, mga kapatid. Tumingin siya sa kahapon, nakita niya si Jesus. Tumingin siya sa kinabukasan, nakita niya si Jesus. Sa pangkasalukuyan, ang hinahanap niya ay walang iba ang presensya ng Diyos. Doon sa kanya, pakipag-fellowship sa kanya, mga kapatiran. Iningatan po niya ang kanyang puso, mga kapatid. At ninasaan niya maging mabunga hanggang sa kahuli-hulihan. Makilala ang ating Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan, mga kapatid. Pinabayaan niya sa ating Panginoon, ipinaubaya niya sa ating Panginoon ang lahat ng mga masasamang ginawa sa kanya. Wala siyang intensyong gumanti. Ikahuli, tinignan niya ang layunin ng Diyos. Kaya makikita natin, kapatid, si Apostle Pablo, ang sabi niya, siya po ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Natapos niya na ang kanyang takbo. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Kapatid, sa biyaya ng Diyos, sa mga kapwa ko pastor at mga kapwa lingkod sa ating Panginoon, magagawa natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na maging tapat, manatiling tapat hanggang wakas. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. At best po, Pastor Marina. Hallelujah. Napakinggan nyo ang ating paksa sa gabing ito galing sa 2 Timothy 4 verses 6 to 18, ang pamagat, ang pananatiling tapat hanggang wakas. Hallelujah. Kung ibig niyo pong mapakinggan lahat, ang mensahe ay nasa website tayo ng Glory Tabernacle Prayer Line .blogspot.com. Maririnig niyo ang lahat ng mensahe doon. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise report, at meron pong telepono'ng may, please mute your line. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise report, at mga or testimonies. Tayo po ay nasa Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At sa mga nakikinig, nakabukas na po ang ating linya. Sino po ang may mga prayer requests? Sino po ang may prayer request? Hello? 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 Magandang gabi ho, Pastor Marina. Gandang gabi. May echo ang telephone mo, bakit? bakit kaya? Oh. Okay na ho. Hello? Okay, yeah. Wala nang echo. Si Mariling ho mukhang nababagabag sa kanyang mga suliranin. Nag-text po sa akin, sabi kung pwede raw po siyang ipagdasal natin. Okay. Narinig niya ang mga advice or ang sinabi natin last week para sa kanya na
Huwag siyang titingin sa kanyang problema, kundi tumingin siya sa ating Panginoon. At ngayon ay iyan ang mensahe, sana pumunta siya sa gabing ito. So, ililip up natin siya muli at nawa ay patuloy siyang mananampalataya sa ating Panginoon. Ibigay niya ang lahat sa kanya. Okay? Sister Claire, can you lift her up? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us to Pastor Noel, Lord God. And Lord, we thank you for the Tagalog prayer line live tonight. We also thank you for every silent listener and this global broadcast, Lord God. Lord, tonight we want to lift up Sister Lila's request for her friend Marilyn. Lord, we continue to lift her up in prayer, Lord God, that, Lord, she would not look on her problems, but look to you, Heavenly Father. We lift her up to you, Lord God, that she would trust you and give all to you, Lord God. Whatever she's going through, Lord, let her surrender, trust, and believe in you, Lord God. And, Lord, we pray that you continue to strengthen her in her faith, Lord God. Strengthen her in her physical body, Lord God, that, Lord, if she has to go see a doctor, Lord God, that, Lord, you would provide the insurance or whatever she needs to go to the doctor. Lord, we also pray that you would provide her with a job. And, Lord, whatever else she needs, Lord God, we pray that you would encourage her, Lord, to trust you for everything, Lord God. And, Lord, we also want to lift up Evangelist Mike. He had a prayer request yesterday for his daughter Joy, who fainted and went to the ER. We pray, Lord God, that, Lord, you would, Lord, continue, Lord God, to bring complete healing and restoration to her, Lord God. That, Lord, whatever happened yesterday, Lord God, that, Lord, you are in control, Lord God. When it's all been said and done, there's just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? Heavenly Father, we pray, Lord God, that as Paul, in the message tonight, he finished the race that was set before him, Lord God, and he continued to be fruitful until the end, Lord God. Help us, Lord God, to be the same, Lord God. Even though, Lord God, the devil meant things for evil, Lord, he didn't become bitter, but he trusted you, that, Lord, you would be the one who would take control of whatever happened to him, Lord God, that you would set things right, Lord God. Help us to be like him, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Thank you, Sister Lila. Sino pa po ang nasa linya? Pwede kong tawagin si Sister Marley? Hello? Ato, hi, Marina. Sister Marley. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Pwede nating itaas ang ating bansang Pilipinas at saka ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakakilala kay Lord. At bago yan, pwede kang kumanta. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalating ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Luwalatihin ka, Panginoong Hesus, sa gabi ito. Muli po, Panginoon, naririto po kami muli, Lord, sa iyong banal na presensya. At bago po kami, Panginoon, lumapit po sa oras pong ito, Panginoon, at dumulog sa mga kahilingan po namin sa iyo, Panginoon. Linisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng banal mong dugo. At ikaw po, Panginoon, ang manahan sa aming mga puso, Panginoon. Alisin mo po yung mga bagay-bagay po na gumugulo sa isipan po ng bawat isa, Lord, at itinatabi po namin sa mga oras nito, Lord, yung mga problema, Panginoon, at anumang bumabagabag sa amin, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na ikaw po ang malwalhati po sa kalagitnang ito sa aming mga panalangin po, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras pong ito at naririto kami sa bawat isa, Lord, God, at patuloy po, Panginoon, na nananalangin, Panginoon, at humihingi po, Panginoon, ng kalakasan, buhay, Panginoon, kapayapaan, katiwasayan, Panginoon, ng aming puso't isipan, Panginoon. At muli po, Panginoon, patuloy po namin itinataas ang aming bansang Pilipinas po, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, hipuin po ang mga tao pong naroroon po sa bansang Pilipinas, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, ang darating pong election po ng 2016, Panginoon, na ito'y maging maayos po, Panginoon, ng mga butuhan po ng mga tao po doon sa bansang Pilipinas, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang manguna po sa puso ng mga tao, Lord, na boboto po, Panginoon, kung sino pong mamamahala po ng maayos po sa bansang Pilipinas, Panginoon, na may pagkatakot sa iyo, Panginoon, at bigyan mo siya, Panginoon, ng tunay na kapangyarihan, Panginoon, na mapamahalaan po ng maayos, Panginoon po, at ng maayos na pamamalakad po sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, ang mga leaders po, Panginoon, sa Malacañang Palace po, Panginoon, at alisin mo po, Panginoon, ang mga corruption, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Pagalingin mo po, Panginoon, ang bansang aming kinalakihan, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, ang aming mga kababayan po namin po na sila'y lingapin mo, Panginoon. Bigyan mo sila ng pag-asa ng buhay, Panginoon. At magkaroon sila, Panginoon, ng magandang relasyon sa pagkakilala sa iyo, Panginoon, kung sino ka sa buhay nila, Panginoon. Iligtas mo, Panginoon, ang bawat kapwa namin Pilipino po sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, patuloy mong gamitin ng malwalhati, Panginoon, na may kapangyarihan at buhay, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, Panginoon, sa sulok po ng bansang Pilipinas, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, patnubayan mo sila, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon, at bigyan mo sila, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, karunungan, kaalaman, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, kung paano po, Panginoon, nila mapaglabanan, Panginoon, ang atake ng kaaway po sa kanila sa paghahayag, Panginoon, ng iyong mabuting ebanghelyo, Panginoon, sa mga taong nais mong katagpuin, Panginoon, sa amin,
sa aming bansang Pilipinas po, Panginoon. At muli po, Panginoon, na dalangin ko po, Panginoon, ang panalangin ng ito, Panginoon, sa pangunguna po ni Pastora Marina, kapatid namin si Claire, Panginoon, at si Pastor Mel, Panginoon. Patuloy mo rin po sila, Panginoon, palakasin, patatagin, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin mightily, Panginoon, sa pananalangin ng ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mo po kami inilalagay, Panginoon, sa lugar na ito upang, Panginoon, patuloy ka naming maranasan, Panginoon, ang hipo mo at buhay mo, Panginoon, at kagalingan, Panginoon, sa bawat isa sa aming naririto, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga katugunan, Panginoon, sa aming mga panalangin, na kahit, Panginoon, na hindi namin nakakamtan, Panginoon, ang mga panalangin po namin, Panginoon, na kahit matagal, Panginoon, kami maghintay, Panginoon, patuloy pa rin po kami nga asa, Panginoon, at magtitiwala, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may hawak ng lahat ng bagay dito sa mundo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay, sa iyo po ang papurit, masasalamat at walang hanggang kalwalatian, Panginoon, sa mga oras pong ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Sister Marley. Walang anuman po. Meron kang prayer request? Opo, Pastora Marina, yung aking right breast. Kumikirot po yung sa ilalim, sa pinakaloob. So, I need ng protection, ng healing, ng protection ng banal na dugo ng Panginoon sa physical kong katawang ito, sa mga pain na nararamdaman ko, lalo na dito sa aking right breast. Tapos, yung aking pasyente na patuloy siyang isustain ng Panginoon ng salvation sa kanya at sa family niya, at patuloy protektahan din siya ng Panginoon sa lahat ng karamdaman din po. At saka patuloy pong prayer sa family ko po. Amen. Okay. Yun lang po. Thank you. Pwede kang tawagan si Sister Lila? Yes, Pastor Marina, magandang gabi po. Ang gabi naman. Okay. Narinig mo yung prayer request? Oho. Yes. Right. Oho, Pastor Marina. Hallelujah. Salamat po, Mahal na Diyos Ama, sa gabing ito na pinagkalooban po kami ng inyong mga banal na salita, Panginoon, nawa ay manatili ito sa aming mga kaisipan at sa aming mga puso, Panginoon, at magsilbing gabay po na aming matatakbuhan at magagamit sa sandali ng aming gugulumihan ng aming kaisipan, Panginoon. Magbigay po ito ng katatagan sa aming pananampalataya. Salamat po. At sa gabi ito po ay nais namin itaas sa inyo ang karaingan po ni Sister Marilyn, Panginoon. Hari nawa pong hipuin ninyo ang kanyang sakit, ang nanararamdaman sa kanyang dibdib, sa kanang dibdib po, Panginoon. Harinawa po na wala namang masamang nangyayari sa loob ng katawan niya. Panginoon, wala pong imposible, Panginoon, sa inyo pag hinipo ninyo at pinagaling ang isang tao, Panginoon. Well, alam niyo po ang laman ng kanyang puso, Panginoon. Kaawaan niyo po siya, Lord God. At ang kahilingan po niya para sa kanyang pasyente, na nawa po ay dagdagan niyo po ang kanyang kalakasan sa araw-araw at kaligtasan din po ng kaluluwa ng kanyang pasyente, nawa ay makilala niya po kayong lubusan bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sampo din po ng pamilya ng pasyente niya, Panginoon. Tinataas din po namin sa inyo ang pamilya ni Sister Merly, na sana po ay katagpuin niyo rin po, Panginoon, at ikita niyo po sa
kanila na makilala niya nila kayo, Panginoon, na siyang Panginoon at tagapagligtas at wala nang iba, Panginoon, kundi kayo lamang po. Kaya kaawaan mo po kaming lahat, Panginoon, siyang po ng pamilya rin ni Sister Merly, na palakasin po ninyo ang aming mga pananampalataya, Panginoon. At higit sa lahat ay kayo po ang nakakaalam kung ano pa po ang nila ang karaingan ng kanyang damdamin, Panginoon. Tinataas po namin lahat ito sa inyo at ibinabalik po namin sa inyo ang buong kapuri namin at pasasalamat sa pangalan po ng inyong anak na at Panginoon namin at tagapagligtas ang Panginoong Jesus kasama po ng Diyos Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen. Kumusta na ang ano mo, tuhod? Maganda ho ang pakiramdam ko ngayong gabi at saka kaninang buong maghapon. Maraming salamat sa Panginoon. At nung pinagdasal ho ako ni Evangelist Mike nung gabi na yun, gumaang ho lahat ang pakiramdam ko at naging maluwag ang tuhod ko, nakagalaw ako ng maayos. At mahaba-haba na ho ang tulog ko ngayon. At pinagdasal din ho ako ng Sabado sa Glory Tabernacle Church. Maganda rin ang pakiramdam ko, diretso ang lakad ko. Kaya sana ang kahilingan ko lang ay matuto akong gumalang sa sarili kong katawan na hindi ko siya lagyan ng mga basura. Malusog na pagkain at pag-aalaga. Matutuhan kong maintain sa sarili ko kasi kung minsan natutukso tayo bilang tao na sa masarap na pagkain o sobrang trabaho ay inaabuso natin ang katawan na bigay ng Panginoon na malusog tayo rin. Ako rin pala ho ang may kasalanan kung minsan natutukso rin akong magdala at kung minsan inaabuso rin ang katawan sa hindi pagtulog na gumagawa ng maraming bagay na hindi naman kailangan. So, salamat sa Panginoon sa pagmumulat ng aking mata. Salamat sa panalangin. Praise report. Salamat, Lord. Amen. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Brother Rico, andiyan ka? Ay, nandito po. Magandang gabi, Pastor. Oh, okay. Kumusta na? Buti naman po. Prayer request ko po eh, pakilipap yung house blessing sa Sabado. Naway, ang pangalan ng Panginoon ay mag-glorified at yung mga makapag-attend na hindi believers eh, makilala ang Panginoon at amen, yes. Uh-huh. Eh, makilala na at maging believer sila. Praise God. Okay. And si Nanay, patuloy po sanang bakas. Pupunta ba si Nanay dyan? Nanay Susie po. Aha. Pupunta siya? Hindi po. Hindi na ganong nakakalakad si Nanay. Oh, okay. Nasa ano pa siya? Nasa rehab? Opo. Okay. Okay. Pamilya ko, naway patuloy naming makilala ng malalimong Panginoon. Amen, amen. Sister Chit? Sister Chit, andiyan ka? Pastor Marina, magandang gabi. Oh, hi. Okay. Itaas natin ang house blessing ni Brother Rico sa Sabado na nawa yung mga unbelievers makilala nila si Lord at tumanggap sila sa ating Panginoon. Gayun din gamitin ang kanyang bahay for His glory. Gayun din ang kanyang
nanay na si Nanay Susie na hindi na siya gaanong nakakalakad, nasa rehab siya. At patuloy na ilipat natin ang pamilya ni Brother Rico. Okay, Sister Chit, at gayon din kung ano man ang mga nasa puso mo na mga prayer requests. Amen. Salamat po ngayong gabi. Salamat po, Ama, sa iyong presensya sa prayer line nito. Purihin ka namin at sambahin ka namin, Lord, at ka namin ngayon at pagkakawal na sa. Salamat po, Panginoon, sa mga dinala mo na mga kapatiran sa prayer line nito ngayong gabi. O God, at binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagdasal ulit na tinatas ko po si Brother Rico, Panginoon, yung mga mangyayari sa kanilang bahay, ang kanilang housekeeping, ay nagiging blessing ito sa mga taong talad tagalo, Panginoon, na marinig nila ang salita ng Panginoon, at kung sinuan po ang iyong siligo na makapunta upang magbahagi ng iyong salita, ay ikaw po, Panginoon, ang kanilang mo ay sumakanya at yung kanilang pag-okasyon, Panginoon, ay maging paraan upang maraming mga kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Gamitin mo po ang kanyang tahanan sa pagpapalawak ng iyong kaharihan. Ito po ang maging sentro ng kanilang sambahayan, Panginoon, Lord. Ipuin din po ninyo ang nanay ni Brother Rico, Lord, na bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan at bigyan mo siya ng lakas ng loob. At kung hindi po siya nakatanggap sa iyo, Panginoon, bigyan mo ng kapalaanan at buksan mo ang kanyang kalooban upang maririnig niya kung paano siya ang tunay na Kristiyano na makita nila sa buhay ni Brother Rico at ng kanyang sambahayan, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga ginawa sa prayer line nito. At patuloy mo pong buwetpasan ng iyong pagpapala ang lahat ng mga kapatira na intercessors, Lord God. O God, salamat po sa iyong mga intercessors na dinala ngayong gabi. Pagpalain mo po sila, Panginoon, O Lord. Ngayon po, tinataas ko rin po yung pagdating ng Pope dito sa New York. Panginoon, ito po ang itataas sa despite all the business and lahat ng mga ginagawa para sa kanya. Ito po ang itaas nila, Panginoon, ang Panginoong Jesus. Ganun din po magkaroon ng kapayapaan. O God, maging maluwalhati ang kanyang pagbisita dito. Magkaroon siya ng safety. Panginoon, Lord God, oh Jesus, ikaw po, Panginoon, ang magagawa at magkukontrol ng lahat ng bagay na nangyayari sa aming kapaligiran. So, Panginoon, salamat po sa Glory to Banacal, kay Pastor Mal and kay Pastor Marina. Panginoon, pagpalaan mo po kanilang mga buhay, gabayan mo po sila kahit saan sila magpunta. At yung anointing po, Panginoon, ay palaging nasa sa kanila at maging kaliwan, ang light, ang kaliwanagan ay maging kaliwanagan. Ang glory to ba nakasa sa kalibutan, Panginoon, through this prayer line, Panginoon. Kung sino man po ang nasa linya na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, hituin mo po sila, lukuban mo po sila ng iyong banal na Espiritu, at dama mo po sa kanila ang iyong tunay na pag-ibig, na dahil sa laki ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay ikaw ay na namatay sa krus at kami tinubos sa aming mga kasalanan. O Panginoon, ay binigay mo at binuhos ng sarili mong buhay para sa amin upang kami magkaroon ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magkaroon ng buhay na nasa sa iyo, na walang hanggan, Panginoon. So ngayong gabi po, ipadama mo ang intunin na pag-ibig sa mga tao na nandito sa silent prisoners, na kung sino man ang hindi nakakakilala sila sa iyo, Panginoon, ay ibukas nila ang kanilang puso sa iyo. Purihin ka namin at sambahin ka namin sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo po itong prayer line na ito at makarating po ito sa mga lugar na hindi nakakarinig ng iyong ebanghelyo, Panginoon, Lord God.
Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa prayer line ito at mga dininig mong mga panalangin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng intercessors at ang mga tao na ginamit mo sa prayer line ito. Purihin ka namin at sambahin ka namin ngayon at magpakulang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Sister Chip, pwede kang kumanta? Ay, English po. Wala akong alam na Tagalog. Okay. Teka, sandali lang. Parang may Tagalog ako dito. Sandali, ha? Sandali lang. Yung Tagalog na talaga kong naririnig. Pero habang kinuha ko ako yung aking ginagamit sa nursing home, kakanta na lang ako ng isang alam kong ano. Here am I, here am I, standing in your presence, Holy God. Here am I, here am I, fill me Lord and change me. Anoint and consecrate me as I come into your presence. Here am I, here we are, here we are, standing in your presence, Holy God. Here we are. Here we are, Lord, you are so faithful to all our brothers and sisters, and you are so good to all of us. Thank you, Lord. Yung Tagalog, a minute, ha? Huh? Okay. I have so many songs that I use in the nursing home that I thank the Lord for. If you will recall, this is a testimony, and Rolando and Isabel from the nursing home. Whenever we go to this nursing home, I always ask for them. And tonight, today, I was able to talk to Isabel, and I thank God I never knew that they were Cubans. I thought they were just Spanish, you know, from like Mexico or Puerto Rico. But I never knew they were Cubans. And now they were so happy. They would, Isabel will go back to her country for a vacation to visit her sister whose husband died. And I think that once again we were given the opportunity to pray for her and for her husband. And I can see that Rolando is getting better. Amen. You know? Okay, yun ang Panginoon. And still he says, they're Catholics, he says this, what you call this? There's the cross with the hands, you know. But anyway, ito na yung ano. Jesus, haring walang hanggan, ay purihin, luwalhatin, paglingkuran. Jesus, ang pinagmumulan ng lakas at karangalan, siya ay awitan. Sambahin at itanggal kanyang pangalan, ang lahat at hariman yayuran. Si Jesus, haring walang hanggan, siya'y namatay, ngayon ay buhay, hari ng lahat. Sambahin at itanghal kanyang pangalan.
ang lahat at halimay siya ay luwal. Si Jesus, haring walang hanggan, siya ay namatay, ngayon ay buhay, hari ng lahat. Thank you, Lord. Your name is Majesty. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, Sister Chip. Sister Claire, may nalimutan tayo. Can you lift up Brother Elmer's family? Heavenly Father, we just want to lift up to you Pastor Elmer's father who passed away, Lord God. That we lift up the family, that, Lord, you would save every member of the household, Lord God. And, Lord, we pray for comfort and peace, Lord God, Lord, at this time, Lord God. And, Lord, let the peace of God rule and reign in their hearts, Lord God. Comfort them at this hour of grief and sorrow, Lord God. But, Lord, let them have joy knowing that the Father is in your presence, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Claire. Sister Liz? Hello? Po, Sister Marina. Hi. You can close and okay. Bago mag-close. Ano ho yung isma? The sevenfold, amin? Na ano ho yun? English ho eh. English. Okay lang. Okay. Hello. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you, be gracious, the Lord, be gracious, gracious unto you. Oh, amen, oh, amen. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng inyong mga pagpapala at biyaya sa bawat isa po sa amin, sa pamunuan po ng Glory Tabernacle Church, gayon din po sa Consuming Fire Radio Ministry. Pagpalain mo po mga pamunuan, Pastor Bishop Mel, Pastor Marina, Evangelist Mike, Sister Claire, at lahat po ng mga prayer intercessors. Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga dumalo sa gabing ito at mga tahimik na tagapakinig, Panginoon. Basbasan mo po, Panginoon, ang kanilang mga hinaing, Panginoon, at salamat po sa lahat ng mga katugunan sa mga dalangin sa gabing ito. Halinawa po, Panginoon, ay magkaroon din kami ng panibagong pag-asa na bukas po ay muli ninyo kaming katatagpuin sa prayer line ito. Salamat po, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa inyo lamang. Sa pangalan po na aming Diyos Ama, Diyos at tagapagligtas na si Jesus, Panginoon, kasama ng Diyos Espiritu Santo,
Diyos magpasawala hanggan. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. God bless us all. Amen. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito. Hanggang sa muli at tayo po ay magpuri sa Panginoon.